Wash ang Hunter x Hunter, ang Harit, si Rio ang gagamit ng Lunox, Jay as the Akai, Lusty as the Grack, and Jeff Cutie Forever bilang ang Johead. Of course, Mr. Consistency fighting her for his family. You get Yuji here para sa ating Ayali Sir Coscoco on the Leomord Pain for the Franco na pinwersa mga bands dito. Correct. You got Haze here on the Kufra and Rivo for the Kimi pulling up the brand esports squad on the blue side. Day 1 pa lang, nakita na natin yung pag-shape ng meta dito dahil sa brand esports nung nilabas nila si Franco, the Hooker T, Kuya Shin. Oh, Hooker, five time! Five time! Banzai! Sabi ni Ribo dito, aba, ikaw pala ang the fallen one, ikaw pala ang lumipat, hindi pwede sa amin yan, oo, pare. Oo, alam niyo naman si Ribo, sobrang init niyan. Sa camera pa lang, pati sa mga tinatabihan. Grabe naman talaga, pare. Having that bounty rune as well, extra 100 gold para kay Kuya Ribo dito. And this is interesting, pare, because this is a Kimi na talagang gamol na gamol at nasa top lane umuesto. Nasa top lane. Oo. And the interesting part about that one, remember na on today's match, naglaban ng Red Esports tsaka Archangel. Yes, yes, the interesting yes. part pa doon is of Ribo's Kimi being very punishing against the Archangel squad. Yun nga eh, ang lineup dito ng Red Esports ay kumbaga parang hidden protect the Kimi lineup. Pero ito ang ejection na magaganap habang si Haze nakatago pala. Ayan si Lastic Man. Pinola-bola pa. Jeff, cutie talaga. Pinalamon ng bola tapos dun sa may bandang baba, na-pick up naman si Rodito. Muntikan. Pero kuha dyan. Sana dapat yung bottom lane outer turret though no minion wave to be available. That was very unfortunate coming out from Archangel dito. They do want to get that kill para makabawi kahit papano doon sa baba. Actually, hook pa nga ni Pain ang nag-initiate noon. So right now, because dahil dalawa na ang napapatay ni paring Ribo dito, extra 200 gold, kailangan na nilang gumalaw, kailangan na nilang mag-take ng mga objectives dito, Kuya Shinbu. At ito na nga ang sinasabi ko, paring Manjin, sanay na sanay sa isang championship match ang squad ng Red Esports dito, namamagang embotido na nanggagaling mula kay Lusty kasama si Ryo, may bawi yung arc. Grabe, puro mga bouncer pala mga nandito, Kuya Shinbu. Binabati ko yung mga tropa nating marshals dyan sa gilid. Isang Grock at isang Johead ang susugod sa'yo. Parang similar din yung dalawang ulti nila dito, paring Shinbu. Indeed, indeed. Isang dalawa susugod. Dalawang sugod, pang-protekta sa Harit, pang-ejection out. Nasabi ng mga analyst natin kanina, magandang counter yung Kufra sa Harit. Pero paano kung binabalibol? I-Jeff Cutie yun. Yun na nga mga kaibigan. Of course, makakompromise yung pwestuhan nga. Siyempre, nung Kufra, Eugene na purusahan pa. Ryo, brilliance, hindi pa ginagamit. Brother, isang mainit na atensyon ang nabasa ngayon kay Kiluwas. Wala pa rin patay. Pero hindi, that's gonna be Coco. Nakon, mukhang nadali ng todo. And of course, reposition sila ngayon dito sa may gitna. Overextending si Kapitan Pain at si Kuya Coco dito. Just want to get that kill para lang doon sa bounty rune. Pero again, sinabi natin, Bouncer Gaming. Bouncer. Para dito sa Archangel Kuya Shibu. Protektadong protektado sila dito, men. Oh, kahit ano mo baka gusto magpa-picture kay Dogs, dadaan ka muna dadaan ka muna sa mga Marshall. Sama pa si Kuya Jay na Akai din mamaya. Actually, one of the best heroes din pang control sa isang Kufra, Kuya Shin. Gulong dito, mga kaibigan, kakaibang laro to. Pinapaikot-ikutan lang siyempre ni Akai mismo yung bola ng Kufra. Although two tanks dealing damage to each other. Totoo. Very unlikely to translate into a kill. Mukhang magiging dalawang burst of magic damage para dito sa side ng Archangel. Ryo having the chaos assault. It's a good counter, sabihin natin, kay Pain sa mga high HP heroes. 4.5% of the max HP ng kalaban na magiging damage. So still, kahit gaano katangke yung Franco dito, ang Franco kasi magpapataas talaga ng HP yan. Kasi yung second skill niya, mas sumasakit kapag mas mataas yung HP. Yes. So surety pa rin, may bawas pa rin. May balance pa rin. Against the health here. Chaos assault activated here by Ryo, pero dun sa likod nag-flank, in-ejector kagad si Coco. Oh my G, si Lusty ang natira dito, pero makunat yan. Bato balani, bitch! Naku po, oy! Sa bahay ilaw, atras, Yuji, hindi yata makakonnect ng matatas dito, yung kanyang stun towards Lusty. But of course, mabaot na lang muna bawat isa. Hindi! That's oh my G. Jay, napaka-snappy naman ang initiate. Pero huli comes. Hooker T! Parang trumpong kinuha pabalik. Pero look at the chaos bolts, the chaos assaults mula kay Kuya Ryo dito.
OMG. We're having ourselves a ball game. One minute, one kill per minute ang nangyayaring laban. 2-3, parang Shinbu. Alam mo ano yung tempo na nangyari sa game na to? Ano? Parang yung Archangel, parang nagulat sila. Oo nga, finals na pala. Ito na. At yung Bren Esports nang gigigil, sabi, nasan yung mga pakpak nyo? Puputulin namin. Puputuli. Tapos parang later on, at the 3-minute mark, 4-minute mark, na-realize ng Archangel, wait, hindi mahalaga kung finals to. Hindi mahalaga. Diba? We're gonna fight as a team. We're gonna give it all. Laban lang kung laban. Speaking of laban, talagang itong si Johead natin na si Jeff Cutie Forever, sabi niya gusto kong lumaban dito, high and dry technique, nasa kanya Kuya Shinbu yung pagong buff, eto na yung sinasabi, Aliyup mga kaibigan, OMG, Jeff Cutie to Rio Aliyup, parang Wayne Wade LeBron lang Kuya Shin, sarap nung dakdak. Dakdak na dakdak, kakasabi lang natin lalaban sila. Yeah. Pero mukhang may laban pa. Ay, may laban pa. Ikot nga sa likod dito ng mataba na Franco. Mukhang hindi yata dadaba. No! It's gonna be completed. Archangel taking their second kill. Tunaw ang taba na puno ng bato. Gamit ang bato ni Lasty dito habang si Jeff Cutie. Grabe, this is a very... very tanky fighter, Johead. Mm-hmm. Kuya Shinbo, even though dalawang beses siya namatay, bawing-bawi siya doon sa bottom lane. Ako po, ito naman yung napansin ko. Actually, no, pundasyon ang Bren Esports. Pero mga pundasyon, konting tulak lang, madalas talaga mabilis matumba. Tignan natin. Baka tumuloy-tuloy to, yun ang problema. Kailangan huminga ng malalim ngayon dito ng Bren Esports. Huwag hayaan na, alam mo yun, busing-busingan lang sila ng Archangel. Speaking of busingan, may nahukorti na naman, pero bukang buhay siya dyan. Dahil lumikot-ikot ngayon si paring Jay, Tori lang. Tori lang, sabi dito ng Archangel. Ang kulit, no? May nahuk ka na nga, Antitasyo. Kayo na nga yung may nahuk. Kayo ba yung napasagan? Parang tinulong mo lang pasagan. Pero sabi ng Archangel dito, hindi pwede yan, Captain Payne. Napanood na namin yan sa replay. May mga nag-upload na yan kanina. Nakailang finals na kayo. Dami na nitong kopya. Dami na nitong kopya. Ngayon pa lang, may kopya na to. Hindi pa tapos. Ang MPL, huwag piratahin. Totoo. Pero kung iisipin mo kasi, Kuya Shinbu, yung Bren, as much as possible, after a hook, they want to burst down a hero. Pero eto, pati yung kulok, pati yung panahon, sumasama sa hype ng laban na to. Tignan natin, sa tagal ng panahon, kumusta na nga ba ang Bren Esports dito? Goes for Jay, onto the side. Ladies and gentlemen, medyo matindi ang tagundong dito sa Maylea Pavilion, but you can actually see how Archangel is being very careful. They know that Bren Esports, pinakalital sila kapag sama-sama. Totoo. They just want to protect Kribo right now. No. Hooker T na naman, the 5-time champ. Can you dig it, Archangel? No. Pero sabi ni Lasty, wait a minute. Matigas ang Otabs, mga kaibigan. Habang may mga kakaiba tayong nakikita dito, rotations, but of course, we have to be very mindful of what we mentioned here. Base check, mga kaibigan. And it's gonna be a death check din na ibigay para kay Yuji. Grabe, galawang chameleon para dito sa Archangel. The camouflage technique. Oo, man. Kuya Shinbu, pero nilabas si Bearbell dito. Old Sound Road, agad the horses in the back. Oy! Sabi ni Coco dito, op! Tiginig palayo. At tapos sinahabol siya ni Kiluwas dito. And of course, hindi namin makaka-respond na mabilisan dito mga membro din ng Bren Esports to enforce out the Order of Brilliance one hook from the Lunox mula kay Rio. This is kind of risky para sa Bren kasi they are really hoping to get hooks to suppress heroes gamit yung mga crowd control sila. Ang dami nilang way dito. Second skill ni Yuji, kagat ni Pain, ultimate ni Kufra, even Coco can actually crowd control Archangel. Ang nangyayari, hindi nagaganap yung gusto nilang plano. Hindi yung pro-protectile lang si Libo sa likod. Yep, sir. And of course, paring Manjin, ito lang din sa mga bagong nanonood ngayon, siguro nanonood lang ng MPL dito sa finals natin. Oh. Again, kaya po may Franco. Guys, ulit ko na yung sinasabi ni Doggy, ang Franco ay malakas na pick. Again, the stun is a surety lockdown mula kay Franco. Surety lockdown, walang cancel, at binabati ko lahat ng mga kids na bibili na ng Franco mamaya at gagamitin nila sa mga rank. Hindi na Tigriel. Pag nawalan ka ng tank, do you have a tank? Hindi na Leslie. Franco na. At kapag ikaw, Binash, dahil nag-Franco pick ka, sabi mo, pang MPL ang galaw ko. Pang MPL ang galaw ko, boy. Pero eto, speaking of galaw, nagkakagalawan dito, Machine. Oop. Nako po, tingnan natin kung anong ejector na pwede may dito. But you can actually see Lasty getting trapped here. Grabe talaga si Lasty. Sobrang lating hindi nga siya mapatumba. Basta hindi lang babalik. Pero ito yung backup Rio. Binuntol ni Coco at mukha ka atras dito. Pero ito ang mga anghel. Lumilipad na. Nilabas ang spada.
Holy Angemon! Sabi ni Gilowas dito, oh my G, hinila, kagat, kinagat ng Seven Lions! 10 minutes in, bawimbawe, dalawang team, Reshibu. Nako mga kaibigan, kadenang tanso mula kay Bane. Pare, every time may team fight, kapag may momentum ka, tapos lalayo na in a good distance yung Bren Esports dito. Oh, back, hook sa mukha. Hook sa mukha, napakabilis lang din ng cooldown. Ilang beses na pinag-usapan ng mga tropa natin sa analyst desk kanina, yung field goal percentage ni Bane. Yabby. Yung accuracy niya dito sa mga hook, yabby, hindi matatawaran. Around 80% question. Paring imagination, ang madugo na rin dito at dadalayin ni Harith. Actually, he's willing to attack speed dagger. Very curious kung ano bumuhin dagger, ni Harith, no? Yata oh, dito. Ewan ko kung Feather of Heaven, but nakalimutan ko na yung combination na yun. Pero correct, still very bloody. He has the concentrated energy plus Calamity Reaper. Gusto ko yung ginawa ng Archangel dito eh. Talagang nasa pangalan nila eh. Magsisprint sila palipad, Kuya Shinbu. Tatlo sa kanila nakasprint. Sinabi natin kanina, walang makakapigil dun sa Brutal Massacre Ultimate ni Franco. Yeah. Pag hindi ka namatay, sprint out ka. Sprint out. Takbuhan mo. Mas mabilis pa sa kabayo, Kuya Shin. So, Feather of Heaven available now. 4 kiluwash here. 3 core items at the 11-minute mark. Yes, guys, yes. So much farm god talaga to si Kuluwa. Yes, yes. Tama ka dyan. And standing in a 2-0-5 din si Pare Rio dito. Uh-oh. So, nagiging effective dito yung double mage setup na meron ang side ng Archangel. At ang surpress ngayon ay ang Bren Esports. Yeah, yeah. Wala pa tayong nakikitang isang magandang Tyrant's Rage. Tapos parang kaya naman kanina pa, ang daming pumipitik kay Lasty pero hindi matuloy-tuluyan. Naka-bladed armor, naka-black eye shield din. Kaya naman so, pala. Meron pa mga leather jerkin, so todo armor lang talaga siya dito. Kaya naman pala. Eh, syempre, bato yan eh. Pare, si Pain lang ang nakikita kong grabing umatngat ng bato. Pero hindi namamatay. Look at his life, Kuya Shinbu. Lagpas 6K. Almost at the 8K mark ng buwan. Very interesting. This is the first time that we're seeing an MPL kung saan ang Bren Esports nang galing sa lower bracket. And it seems even the playstyle, they look like the challenger here. Totoo, totoo. At saka ito yung first time na sila ang tumatagilid sa game number one. Yeah. Usually, pero meron tayong kasabihan, ito lang ba ang download game na meron ng Bren Esports na isusulat po sa MPL regular season. If they, kapag matatalo sila ng game number 1, dina-download lang daw nila dahil sa game number 2, game number 3, aariba sila. Yeah. Pero sa ganitong sitwasyon, Kuya Shinbu, ang pagkakaiba dito, nung mga game number 1s nila nung MPL regular season, may palag sila. Ngayon, parang hirap na hirap. Ang liit ng mapa nila, pare. Maliit na nga yung mapa. You can actually see how conservative Bren Esports is approaching this game now. You can actually see the rotations. Nobody's overextending on the first set of rush away mula doon sa kanilang base. Yes. The timer onto the Lord is around 55 seconds. And the thing here is that I think nagbago na talaga generally na playstyle yung Bren Esports. They know that they cannot force out things. So what they are doing here is waiting out for a mistake mula sa Archangel. Most likely, baka maasim na dive mula kay Rio. Isang maasim na dive at isang magal... Mula kayo yun, syempre. Oo, medyo suki. Tama, medyo suki lang. Pero bukod pa doon, isang magandang hook din lagi mula kay Fade. Mga limang ganon siguro. Kasi if you are running a Franco lineup, you want big offs, you want to initiate with the hook. Sobrang hirap. So kapag hindi nag-cooldown, pwede sila mag-back. At si Coco dito can go for the flank. Ang dilema niya, kung ipa-flank niya man yung dalawang carry na meron yung Archangel, this is a Harith. This is a Lunox. Yabby. Order Brilliance. Magiging bola lang. Yung Harith, ang daming dashes. Yabby. Pwede siya maglagay ng Zaman Force kapag ginaw siya dito ng kabayo. And so, Bren Esports, really in a tight situation. Yeah, anywhere. Anyone who wants to go near Kiluwash, anyone who wants to go near Kiluwash and Ryo, sasapakin lang din palayo ni Jeff Cutie. Yeah. I-eject yun lang, di ba? Oo. Okay, yeah. Bit of a campaign here. I think somebody spotted there, the Akai naman. Yup, the Boss of Haze. Mm-hmm. Pinatulog lang, syempre, yung Lord dito. Okay, eto na. Nagkakaroon po tayo, ladies and Lord gentlemen. Lord Siege. Cha-cha dance. Practice. Tinitestik si Lord. Alright, eto na. Eto ang surprise na makikita natin. Pumasok na pala dito. Pumasok na din ang kabayo. Pero mula sa likod, si Kuya Ryo with the assault, boy. Oo nga mga kaibigan. Nakuha yata nila yung flak dito. Damage towards Haze. Tapos kay Yuji. Mga kaibigan na maalam na at nabuti syempre buhay dito ni Deputy. Pero in exchange for 2, at trap dito ngayon, pati si Coco, isama mo na rin yung cobra nila. Tangin yung pila ka, consistent, hindi makauwi si Daddy. Ayun, butik. There's the wall mula dun sa Glock, but this is clearly an easy Lord para syempre sa Ark. Pero oh my G, Rio, kakasabi mo Kuya Shin, baka siya mag-asim. Pero on that specific clash, ganda nung siya yung nagdala ng ulam. Nakailang badukin siya doon, boy. At nakita mo yung routine.
Nakita mo yung sandwich mechanic? The sandwich mechanic? Yeah, the sandwich mechanic. Yung iipitin mo yung kalaban mo, jabated lang pala yun. Oo, ginawang palaman yung Brand Esports. Ang ginimate si Jeff Cutie forever. Eh, talagang pag tiningnan mo yung mukha ni Jeff, manggigigil ka talaga. Tandaan mo, si Jeff Cutie nagpakulay na ng buhok. Sabi niya, ako na ang bagong Ultra Instinct. Ginaya na rin siya ni Panda dito na naka-Ultra Instinct form na din, Kuya Shinbu. Let's look into the items ngayon ni Paring Rio. Winter Truncheon. Oh, God. For more mobility. And Holy Crystal available as well for the Harry. Though there is also the Winter Truncheon available na din kay Alice. If ever there's a bait na na-avail dito ng Archangel against Alice, then that would be a nice bait item nga, no? Na mabibigot mo on top of your ultimate. The Lord here, I think, ang dali nito ma-check just because of the Kimi. Let us see ano yung setup. Tignan natin dahil siya mugot na ang Lord dito. Si Paring Jay pumasok sa loob. Nagkaroon ng Graph Block perpulado kay Paring Jay. Nandito si na Paring Lasty. May bola-bola na nagagawa si Haze. Pero ayun, wala pa rin nagkakapatay. Jeff Cutie, umaamba. Nagahawakan ng tenga. Grabe talaga si Kiluwash. Ubus lahat ng oro nyo. Basta kalaban nyo si Kiluwash. Oh, hindi lang isa, kundi dalawa. At makikita mo mukhang may hook na magagawa. Brilliance ka agad. Under Bro, under Rio, at gera sila mismo dito. Let us see their page. Saying is goodbye. Laban pa rin ang kapatayan. Depensa lang. Depensa lang daw sabi ng Bren. Pero mukhang game ito na. Game number one. Lilipad at lilipad pa rin. Hindi, pero hindi matapos. Aiden over player. Still it's over. Si Rio, he wants to correct the mistake. He's still fighting here. Oh, here comes Kiluwash. Psyching through. And that is it. Clearly.